Pero ano po ba ang mga nagustuhan nyo? Bakit po ayaw mo manood ng live ko? Ayan, so sige, ayan, please. Thank you po. Ayan, merong sinabi, stress reliever. Hindi kayo sure, baka nai-stress kayo lalo. Char. Hi, Jans M11988. Yes po, Miss. Super interesting lang. Yes po, kasya po siya. Pero po yung pants po, hindi po kasya sa next ko. I'm so sorry. Hindi kasya ng malaki kong legs. Pero super cute po. Thank you so much po. Wow, thank you po sa mga nai-inspire ko. Aww. Thank you po. Ayan, may nagsabi mga sincere daw ako sa kwento ko. Ganyan. Actually, yun din. Parang, I mean, sabi ko nga, ayoko yung ang pangat kasi ng parang ganito nyo, kunyari, sa volleyball, nakikita nyo ako ng ganito, ganyan. Pero pagdating sa Kumu, parang hindi ganun. So, again, kung ano ako sa Kumu, kung ano ako sa volleyball, kung ano nakikita nyo sa akin sa labas ng world, wow, volleyball world, ayan. So, ganun po ako, ganyan. So, yun lang, walang, yun tama, walang filter, ganyan. Diba, nakita niya naman, nakapantulog ako, ganyan. Kasi ayoko din na parang masanay din kayo na parang ang nakikita niyo lang sa akin eh yung, kumbaga yung maganda ba? Hindi naman sa maganda. Parang yung puro, kumbaga hindi siya ano, hindi siya fake, ganon. So, pawang katotohanan lamang. Ganyan. So, para at least kayo din maging confident din kayo sa sarili niya na ay, si ano, ganyan. Ang simple lang pala niya. Parang di mo naman kailangan maging bongga para lang ma-appreciate ka ng tao. Yung mga ganun ba. So, at least, parang for me, ako kahit, yun niya, kahit nakikita niyo ako sa public, ganyan, naglalaro ko. Ganyan. So, gusto ko, ako pa rin yun. Normal na tao pa rin ako. Ganyan. So, yun lang. Para hindi rin kayo masyadong maging hard sa sarili nyo. So, para ano nyo din na, ay, normal na rin, tao rin pala siya na ganito rin pala yung ginagawa niya. Na kung ano yung ginagawa ko. Ganyan. So, para yun. Ano lang tayo. Same-same lang din talaga tayo. Diba? Ayan. Napakatotoong tao ko. Para kay PBB House. So, honestly, guys, parang minsan, may mga times talaga na parang, may times talaga na parang, gusto mo lang lumayo. Kumbaga yung parang gusto lang mo lang minsan eh yung mundo mo lang, ganyan. So parang feeling niya minsan eh yung hindi lang ako, pa siguro yung iba din na parang gusto lang din talaga ng time para sa sarili nila. So parang feeling niya na i-snap kayo, ganyan. So ayun, parang ako din yung parang minsan parang bigyan niyo lang po muna kami ng onting time para sa sarili namin, ganyan. Kasi may mga fans talaga or mga supporters talaga na medyo hindi nila nakokontrol ang kasiyahan na lahat. Kaya parang kahit anong ginagawa ng tao, parang medyo na ano nila yung time, ganyan. So, yun lang. Kaya parang minsan, huwag nyo rin ma-misinterpret yung mga action or yung mga facial reaction namin. Kasi minsan, nasa-shock din kami, ganyan. Kasi
yun nga, minsan yun yung time namin para sa sarili namin or to enjoy yung wala masyadong ano sa amin. Parang feeling namin normal lang kami. So parang minsan kung medyo, kunyari, nasungitan or na hindi lang okay yung reaction namin, parang hindi naman sa naiinis kami or ayaw namin sa inyo, ganyan. Or ayaw namin mamantin. So ano lang siya, kumbaga. Nagugulat lang din kami kasi yun nga, may sarili kami din life. Minsan yun din, parang ano din, timplahin nyo rin. O kumbaga, dahan-dahan ganyan. Kasi na, ano, minsan, yun yan, may mga tao din talagang hindi maayos yung way nila para i-approach yung, ano nila, yung idol nila. Ganyan. Pero, yun nga, syempre, lalo sa mga girls, may mga, ayan, tama, may mood swings. Ganyan. And, ako honestly, ganyan. Hindi ako, may mga times talaga na, maano yung ano ko. Ganyan. Pero, ayun, hanggat maaari talaga, kahit pagod niya, ayan, pagod, di ba, after game, ayan, and kung kaya ko lang talaga lahat, mapuntahan, or tawag dito, ma-approach ko talaga, ganyan, gagawin ko talaga, pero, ayun, and syempre, may mga safety protocols din po, na kaming inaano din, kasi, syempre, yun naman, at least ngayong buong season naman, and buong taon naman, hindi ko naman na-experience na mag, thank you Lord na may mangyaring or mag-positive, di ba? So, kaya sobrang nag-iingat lang din. But, hi Steffi Kim! Thank you po. Ayan. Pero, ayun. Kaya, parang simpleng kawai or thank you so much. Yan, pagpapasalamat sa mga, lalo mga nanonood sa live, ganyan. So, minsan, di ba, pag nagiging pog, ayan, nagiging pog ako sa game, ayan, doon lang din ako nakakaroon din ng way para magpasalamat sa mga nanonood naman doon sa kanilang bahay, ayan. Pero yon, so, yun lang naman. Ako, for me, yun yung akin naman. Pero, ayan, kaya minsan naman, sana din ma-appreciate nyo rin po, maintindihan nyo rin parang pag minsan, kunyari, kumakain, pwede pong mamaya muna po. Ganyan. So, huwag nyo rin pong masamain. Ganyan. Kasi, after naman nun, doon naman ho tayo pwedeng mag-picture po. Ganyan. So, ayun. Ano pa ba? Ayan. Ay, thank you po. Ito sabi ni Miss, ay, super interesting lang. Sabi niya, ayun, nawala. Nakaka-inspire daw ako sa mga taong may katulad, na katulad ko na may goal sa life. Ayan. Thank you po. Ayan, pero dahil, ayan, sa mga manonood po sa Tuesday, ayan, makita-kita po tayo. And actually guys, ayun, kaya din medyo nahihiya akong kasi talaga nawalan din ako ng confidence sa sarili ko. Kasi nga, ayun nga, diba? I thank you po, DJ Spice 12. Kasi nga, syempre, guys, sabi ko naman sa inyo, hindi naman dumating din ako sa, you know guys, kaya, diba? Nabash din ako dahil doon, diba? Pero, nawala talaga yung confidence ko na parang medyo syempre hindi okay yung face ko, ganyan-ganyan. May pimples ako, ganyan. Pero, yun nga, parang minsan na-realize ko, sinasabi ko sa kumo ko na maging confident ako sa sarili ko kahit ganito, ganyan. Tapos pagdating sa games, tapos hindi ako makapagpapansin ng tao kasi nahiya ako. Tapos hindi ako makapagpapansin dahil sa wala akong confidence dahil nga doon. Pero, parang habang tumatagal, parang na-realize ko na kailangan ko rin tanggapin yung sarili ko. And doon lang siguro may mga tao din talaga mag-judge sa'yo. Pero meron din namang taong tatanggap sa'yo kahit ano ka. So parang yun. Kaya ngayon parang talagang medyo nagkakaroon na ako ng confidence na lumapit, ganyan. And talagang magpasalamat talaga personally. And yun nga, kung may chance nga makapagpa-picture din. Yan. So nagpapa-picture din yan. So, yun din yung dahilan, guys, kung bakit nahihiya din akong
lumapit kasi nawala talaga yung confidence ko nung time na yun. And ayun, alam ko naman madami ding tao na na-appreciate naman ako and tanggap naman din kung anong meron ako ganyan and naiintindihan naman. And, but thank you so much syempre guys na yun, kahit anong itsura ko or kahit ang gulo-gulo ng hair ko or minsan mukhang di ako naligo ganyan, parang yun, dyan pa rin kayo to support. And ayun, na-appreciate pa rin nyo ako. Yun. Yes, and ito pa ang nakakatuwa. Ang dami natin kasi viewers na nasa ibang bansa, ayan. And I think talagang inaabangan nila din yung Kumu Life ko, ganyan, di ba? Nanonood din po. So, nakakatuwa na may mga viewers tayo galang ibang bansa kasi naiintindihan ko po yung feeling na parang malayo kayo sa family nyo, wala kayong kakilala sa bansang yon, ganyan. And parang ako yung way nila para mawala yung stress nila and para, alam mo yun, sumaya sila. And thank you so much po kasi ako yung way nyo para maging happy kayo dyan at makawala ng stress. So, sana ako talaga nakakawala ako ng stress. Ganyan. Pero, ayun, kaya nakakatuwa talaga ang daming nating viewers sa ibang bansa talaga. And nakakatuwa na na gumagawa sila ng time. Kahit iba yung oras nila, di ba? Gumagawa talaga sila ng time or sinisiksik nila yung time nila para makanood dito sa live. So, thank you so much po. Ayan. At mag-iingat po kayong lahat. Ayan yung mga nagtatrabaho po at mga nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ayan. Kahit yung mga nag-stay na ho dyan, di ba? Mahirap pa rin yan kasi iba ho yung kinalakihan natin. Ayan. So, yan po. Thank you po sa ano nga to? Ibang Adarna. Ayan. Naghahanap pa ako ng mga ano nila. Ayan. Pero guys, ayan, medyo nag-i-improve na naman yung face ko. Ayan. Actually, yun din. I-advise ko na sa sarili ko. Actually, yun nga, baka magpa-check up ako, guys. Kasi baka mamaya may something na. Eh, di ba, sobrang stressed and pagod na din ng katawan. Ganyan, nagbabago talaga yung ano ng katawan ko. So, malalaman natin yan kapag nag-break na kami after season, di ba? Ayan, bata matanda daw na inspire sa akin kasi super totoo mong tao kaya super mahal ka na. Alam mo, natutuwa ako pag may nanonood ng game kasi nakakatuwa talaga. Iba-iba yung nakikita kong sumisigaw. Ayan, hindi lang sa akin, sa cream line talaga. Like, tatawagin si Nati Lai, Ati Gia, lahat ng cream line fam. As in, tatawagin nila, nakikita ko talaga mga mommies, mga bata, ganyan, and minsan family pa silang sumisigaw. So, nakakatuwa na parang hindi lang mga ka-age namin yung nai-inspire namin, pero nakakatuwa din na mga pati matatanda, pati yung mas bata pa sa amin, talagang ayun, nai-inspire namin. Kasi, yun, minsan kasi may mga ganun eh, parang mas hindi nga nila naiintindihan yung age natin, ganyan. So, nakakatuwa na parang kahit yung ibang age namin and na susuportahan kami, na natutuwa sa amin. So, ayun. And wala namang masama, guys. Ayan, may mga lola pa nga daw last game. Ang cute daw dahil nagsasayawan, di ba? So, ang cute, di ba? Na parang, imagine, matanda na sila. Mga lola na sila. Pero, diba parang minsan isipin nila ano ba yung volleyball na yan? Parang, diba parang wala na sa kanila yung
ano yung mga yung valuable na yan in yung sport na sports na yan, 'di ba? Pero susuport sila kasi yun, doon sila sumasaya, 'di ba? Sa pagpapanood sa amin. So, ang cute talaga na iba-iba yung age ng nanonood sa amin. Alam mo, actually, natutuwa rin. Hello po sa LGBTQ, yung mga Bex dyan. Ayan, natutuwa ako pag may nanonood na Bex. Ayan. Kasi, syempre, ayan, alam ko super love nila ang volleyball. Ang dami ko nakikita talagang videos na naglalaro talaga sila sa labas. And, may mga friends ko din, mga friends and naging schoolmate ko din dati sa high school ako. Mga halos volleyball, mga Bex talaga. And nakakatawa kasi talaga yung mga Bex. Ayan. So, feeling ko kasi kapag, syempre, medyo madami sila talagang opinion about sports. And lalo sa volleyball, di ba? And kapag nagustuhan ka nila, ibig sabihin, ganun talaga. Gustong-gusto ka talaga nila. And super na-appreciate and super, ano talaga, siguro nagalingan sila. Ganun. Ayun. So, hello po. Ayan. Nakakatawa na may mga ganong ano. Mga ganong tao talaga. Grabe sumuport. Wow, ano yung Kumu Clash Tournament? Oh my God, 2,500 viewers na pala tayo, guys. Ang dami na natin. And magsi 700,000. Hindi ko napapansin. Grabe. Super ano lang. Ah, Viking ship yun. Oh, bago na siya. Thank you so much po. Wow, amazing. Grabe, iba-iba na yung ano, itsura ng ano, ng video gifts. Hindi ko na alam. Ayan. So, ano pa ba? Wow, thank you po. Oh my God, thank you po. Maraming salamat po. Oh my God, may isa pa. Oh my God, thank you po. Hey, sino yun? Hey, makaano yun. Thank you po. Ano pa? So yun, ano pa ba? yun minsan ano ba? Yun, naghahanap pa po ako ng mga ko. Aww, ito ang sweet naman. Thank you, Treya, 05-2099. Thank you sa confidence na binibigay mo sa akin. Of course! Thank you din, dahil nabigyan kita ng confidence. Ayan. So, syempre guys, tayo-tayo na lang din ang mag-aangat sa sarili natin, di ba? Ayan, may nagsabi din na mapagmahal daw ako sa parents, sa family ko. Ayan. Actually, yun, dati, grabe. Parang dati ng bata ako. Hindi ko alam kung ako lang ba to or na-experience nyo rin ba to ng bata ako. Kasi syempre kami, hindi talaga kami. As in, siguro, nasa gitna yung ano namin, yung status ng life namin. Hindi, minsan wala talaga kami, ganyan. Minsan, meron. Hindi, alam mo yun, parang hindi kami nakaka-experience ng talagang nandun kami sa taas. So, minsan napapaisip ako na kakayanin ba namin na magkaroon ng bahay? Or kakayanin ba namin, ako, personally ako, makakaipan niya ako ng sarili ko, ganyan. And then, ngayon na parang layo. Ayan, medyo, ayan, okay na po yung audio ko. Ayan, medyo, ayan, nakakaangat-angat na sa buhay, ganyan. As in, siya napapaisip ako, paano kaya nangyari yun, no? Ang galing din talaga ni Lord. Kasi,
Grabe, pinagpipray ko lang talaga siya. As in, yun, iniisip ko lang siya. Wini-wish ko lang siya dati. Pero ngayon, habang tumatanda ako, parang papalapit na ako dun sa goal ko. Ganyan. So, kaya yun nga, minsan, papalapit na ako sa goal ko. Pero minsan, kasi may mga tao, may mga bagay dyan na hahatak sa atin pababa. So, minsan dun tayo talaga mapapaisip, oh my God, kaya ko pa ba? Ganyan. So, minsan na yun, pag feeling ko may humahatak sa akin pababa, dun ako nag-iisip, iniisip ko talaga yung bagay na bakit ako nandito at bakit ako kailangan lumaban. Ganyan. And ayun din, yung mga tao din na humahatak sa akin pataas, yun lang yung kailangan kong isipin at yun lang dapat yung nagmamatter sa akin. Ganyan. So, yun talaga, I think yun din yung ano talaga, ang hirap din kapag umaangat ka, may gusto talagang humatak sa'yo pababa. Diba? Ang hirap, no? Parang, gusto ko lang naman sumaya, ganyan, 'di ba? Parang gusto ko lang sumaya. Gusto ko lang naman maabot yung pangarap ko, 'di ba? Pero bakit kailangan yung manghatak pababa? Yung ganoon, 'di ba? Mapapaisip ka. I think ewan ko kung nafi-feel niyo rin 'yon. Hindi lang, syempre iba-iba tayo ng buhay, pero nafi-feel niyo rin ba yung ganoon? So, 'yun lang kapag nafi-feel niyo may bumahatak sa inyo pababa or feeling niyo na da-down kayo. Isipin niyo lang yung dahilan bakit kayo lumalaban at bakit kayo nakarating dito. Ganyan. Kaya, yun, hindi kung minsan hindi nyo nakakaya, okay lang umiyak, guys. Hindi naman ibig sabihin pag umiyak ka, eh, mahina ka. Minsan lang, yun lang din yung way nyo para mailabas yung ines, yung galit sa mga bagay-bagay, sa mga taong humahatak sa inyong pababa. Yun, so, after umiyak, edi go, laban agad. Ganyan. Parang, huwag na lang kayo mag-andun. Mag-stick yung isip nyo dun. Yes, iiyak pero hindi susuko. Tama yun. Thank you po. Thank you, Jens M118. Oh my God, 1M na tayo. Thank you po. Ayan. Eto guys, honestly, na-feel nyo ba or naisip nyo ba na wala na, wag na nga lang. Laro ko. Ayan. Yes, focus tayo sa goal. Yes, thank you sweetly 28. Yes, basta si Lord ang center sa ating buhay. Lahat posible. Tama talaga, guys.
minsan lang nakakainis lang sa mga tao na parang tinatanggal nila yung karapatan namin ng mga players, actually. Parang tinatanggal nyo sa amin yung effort na ginagawa namin sa araw-araw. Diba? Ganun talaga. May natatalo, may nananalo, ganyan. Pero huwag nyo naman husan na tanggalin sa amin na pinaghirapan namin at nag-effort po kami sa mga ginagawa namin. Napapagod din po kami, ganyan. So, yun lang. Parang kasing ang dami nagsasabi na ay, hindi deserve ni ganito, hindi deserve ng ganyan. Lahat deserve namin ng manalo. Pero, ganun talaga eh. Baka hindi para sa amin. And alam naman namin ang mga pagkukulang namin. Ganyan. Pero huwag nyo naman tanggalin sa amin na sa ibang players na hindi deserve. Hindi namin deserve yung larong volleyball or yung pagkapanalo. Hindi po ako nagpagupit. Magulo lang ho yung buhok ko. Si Mafe po ngayon, nagtuturo po siya ngayon. Nagtatrabaho po siya ngayon sa Laguna. Yun. And sobrang happy ako for her. Kasi happy siya sa ginagawa niya ngayon. Yun naman ang importante. Like, hindi naman para pilitin ko siya. Pero tinatanong ko siya, ganyan. Kung gusto mo mag-aaral sa pro, ganyan, ganyan. Or may gusto ka bang team, ganyan. So, gusto naman niya. Pero hindi naman para ipilitin ko, di ba? So, yun yung gusto niya. And yun naman, may trabaho naman siya. Actually, nagko-coach na siya, guys. So, di ba, nakaka-proud. Ngayon na, isinishare niya na yung mga natutunan niya sa paglalaro. So, yun po. Hi, Ate Reyna, Sir 8, sabi, ano the feeling na may isang Miss Claudine na idol ka? Siyempre, nakakatuwa. And, nung una talaga nagulat ako, lalo nung finalaw niya ako, ganyan. Tapos, like, fan daw po yung anak niya, yun niya, si Kia, ganyan. And siya rin, naging fan na siya ng Creamline, ganyan. So, nakakatuwa kasi, I mean, hindi lang sa kanya, ang dami din talaga ng artist. Nakikita din nila yung sports. Kasi sobrang layo yun sa acting, di ba? Sa pag-artista. Tapos parang nagiging fan sila ng volleyball. So yun, nakakatuwa. And actually, si Ate Claudine, sobrang grabe talaga. As in, grabe siya sumuporta. And thank you so much po, Ate Claudine. Bakit tinanap si Ate Pao? Hindi ko po kasama si Ate Pao. Ano yung sasabihin ko? Wala ko sasabihin. Bakit ko papad... Ayan yung pantulog ko. Si Mickey Mouse and si Minnie Mouse. Ayan, ano ba to? Wala akong sasabihin niya. Bakit nasan po ba si Ate Pao? Nawawala po si Ate Pao?
Ayan, sabi, Te Patricia, may nagtanong lang, how do you define happiness? Grabe naman yung tanong na yun. Pero, ako, hindi, ako kasi hindi naman ako nahirap pasayahin. Wala. Oh my God. Hindi, actually, hindi ako mahirap pasayahin. Kasi, as in, so, kahit malita bagay, basta galing sa puso, ganyan. Happy na ako, ganyan. And, ako lang naman, ako, happy na rin ako pag happy yung mga taong mahal ko. Ganyan. Tapos, yan, as in, wala talaga. Hindi naman din ako hindi ako materialistic din. Depende yun sa inyo yun, guys. Pero, ano din, kung saan din, pero, huwag nyo rin kalimutan na maging contento dun sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Yan. Isa kasi pag sobrang gusto pa natin ng